Sa ating nakaraang video ay natampok natin ukol sa interpretasyon ng inyong panaginip na ito ay nagsasaad na kapag sa sandaling nakita nyo ito ay siguradong may swerte o ikaw ay yayaman sa lalong madaling panahon. Kaya kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka, ay pakicheck na lamang po sa akin channel or I will link down below on the description box. At sa video ito ay tunghayan naman po natin ukol pa rin sa pagpapatuloy sa interpretasyon ng inyong panaginip na ito rin ay nagsasaad na kapag sa sandaling nakita nyo ito ay siguradong may perang paparating. Kaya't kung may time kang makinig, tara, samahan nyo ko. Alam nyo ba na isa pang maswerteng panaginip na kapag nakakita ka ng kahon at binuksan mo ito at may nakita kang kare ng baka kung saan ito ay niluto at kinain mo, alam nyo ba ay ito ay may positibong hatid o ang ibig sabihin ito ay pera. Magkakapera ka ng malaking halaga at ang pera na matatanggap mo ay pampasarap mo sa buhay. Kumbaga, niluto mo at kinain mo ang beef o karne ng baka na nangangahulugang, ang swerteng darating sa iyo ay gagastusin mo agad-agad. Na nangangahulugang gagamitin mo ang pera o magandang kapalaran upang agad-agad sa kasalukuyan mong buhay, ikaw ay sumaya at lumigaya. Kaya't ito ay maituturing na swerte dahil ang karne ng baka ay nakuha mo sa loob ng kahon. Kaya't ito ay tanda na susunod ng mga araw ay marami pang mga sorpresang darating sa buhay mo na may kaugnayan sa salapi na labis mong ikatuwa at ikaligaya. Kaya't para sa inyo mga kajansky, kapag sa sandaling nakapanaginipan nyo ito, ay agad nyo nang i-affirm ang mga swerte o magandang mangyayari sa inyong buhay. Palakasin nyo ang inyong paniniwala, huwag maging negatibo para higit itong maging epektibo. So nasa inyo na po kung inyong papansinin or iisnabihin ang video na to. May basehan man o wala, ang naging interpretasyon ng mga swerteng panaginip na ito ay kinapo ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapan lamang. Huwag lamang dapat tayong sumobra at tandaan pa rin po natin na kung gusto natin swertihin o yumaman o magkaroon ng maraming pera, pinakamas mainang pa rin sa lahat, sipag at tiyaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng, mas lalo pa po nating makakamit ang ating tagumpay. Marunong po dapat tayong magpahalaga sa kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may kontrol at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay may mga suggestion o reaksyon o nais na idagdag sa topic na ito, ay pakicomment na lamang po sa ibaba. Maraming salamat po mga kajansky. Good luck and God bless. At syempre bago po tayo mamaalam, ay nais muna nating alamin ang ating kapalaran tungkol sa ating mga buhay pag-ibig o ang ating mga love horoscope kung tayo ba ay suswertihin o mamalasin sa linggong ito mula May 31 hanggang June 6. Para naman sa mga taong Aris, ay hindi magiging katanggap-tanggap para sa iyo ang magiging desisyon ng iyong mahal tungkol sa isang mahalagang bagay. Mas gusto mo na bigyan pa sana siya ng panahon ang sarili na makapag-isip ng mabuti kaugnay rito. Ang iyong mga maswerteng numero sa linggong ito, 15 at 29. Para naman sa mga taong Taurus, sa pagkakataong ito ay magiging marupok ka sa tawag ng pag-ibig. Hindi mo mapipigilan ang iyong sarili na makipaglapit sa taong lihim mong minamahal kahit pa alam mo siya ay may pananagutan na sa ibang tao. Ang iyong mga maswerteng numero sa linggong ito, 25 at 30. Para naman sa mga taong Gemini, smooth sailing lamang ang magiging takbo ng inyong relasyon sa araw na ito. Magkatulong ninyong magagawa ang mga bagay na nais ninyong gawin at may panahon pa kayo para pakinggan ang opinion at suggestion ng bawat isa. Ang iyong mga maswerteng numero sa linggong ito, 27 at 33. Para naman sa mga taong Cancer,
malalagay ang inyong relasyon sa alanganin, hindi dahil sa may problema kayong dalawa, kundi dahil sa pakikialam ng inyong mga kamag-anak. Gusto nilang mapanghimasukan ang privado ninyong buhay at hindi po itong mapapayagan. Ang iyong mga maswerteng numeros sa linggong ito, 11 at 13. Para naman sa mga taong Leo, may gagawin kang isang bagay na hindi magugustuhan ng iyong asawa. Kaya naman ang buong maghapon ay magiging tensyonado para sa iyo at ganun din sa kanya. Pareho kayong hindi magkakaroon ng katahimikan sa araw na ito. Ang iyong mga maswerteng numeros sa linggong ito, 44 at 58. Para naman sa mga taong Virgo, pag may tiyaga, may nilaga. Naniniwala ka sa kasabihang ito, kaya naman ito ang lagi mong sinasabi sa iyong kapareha. Umaasa ka na pakikinggan ka niya at gaya mo ay pakingibawiin niya ang pagiging matiyaga. Ang iyong mga maswerteng numeros sa linggong ito, 20 at 40. Para naman sa mga taong Libra, mangingibabaw sa iyo ngayon ang pagtututa sa iyong kinakasama dahil sa kanyang kakaibang pagkilos. Kaya naman, palihim mo siyang mamamanmanan at itutuon mo ang atensyon mo ngayon sa pagpabantay sa bawat kilos niya. Ang iyong mga maswerteng numeros sa linggong ito, 57 at 64. Para naman sa mga taong Scorpio, hindi mo gustong masaktan ng iyong kapareha. Pero kailangan mo ring pakinggan ang hinaing ng iyong mga kamag-anak kahit pa mahindi pagkakaunawaan sa pagkita nila. Hindi ito magiging madali para sa iyo. Ang iyong mga maswerteng numeros sa linggong ito, 2 at 8. Para naman sa mga taong Sagittarius, wala kang balak iwan sa ere ang iyong karelasyon. Kahit pa marami ang nagsasabi sa iyo na dapat mo na siyang iwanan. Sa iyong palagay, ay ngayon kanya higit na kailangan, kaya naman, hindi mo susundin ang sinasabi ng iba. Ang iyong mga maswerteng numero sa linggong ito, 42 at 53. Para naman sa mga taong Capricorn, ikakagulat mo ang magiging pag-amin sa iyo ni isang tao na matagal mo nang kaibigan. Ang kanyang lihim na pagtingin sa iyo ay matagal mo nang napapansin, subalit ngayon mo lang makukumpirma kaya't mapibigla ka pa rin. Ang iyong mga maswerteng numero sa linggong ito, 10 at 12. Para naman sa mga taong Aquarius, taos sa puso mong tatanggapin ang iyong pagkatalo sa larangan ng pag-ibig. Para sa iyo, hindi sapat ang iyong pagkabigo para talikuran ang marami pang mahalagang bagay sa iyong buhay. Magiging matatag ka ngayon. Ang iyong mga maswerteng numero sa linggong ito, 14 at 23. At para naman sa mga taong Pisces, mapapanatag na rin ang iyong kalooban sa wakas. Dahil ngayong araw na ito ay makakatanggap ka ng magandang balita sa mabuting kinaroroonan at kalagayan ng iyong mahal na malayo sa iyo. Ito ang lagi mong dasal. Ang iyong mga maswerteng numero sa linggong ito, 1 at 3.